Yo, welcome sa tanan. It's Jaycong time. So, karon mag-review na punta kay natay exam. So, paminaw mo tarong kay mag-exam taon niya. Ang ato ang review karon is about sa mod. Bag-o ni siya na nigawas karon sa vapor storm. Ang Echo Box mod. So, muna yung iyang packaging. Ato ang i-unboxing siya para makita ninyo kung unsa ang iyang mga nasa sulod. So, let's check it out. So, mao to siya ang pag-unboxing. Mao na siyang itsura sa Echo Box mod 90 watts. So, ang iyang wattage is dili ninyo siya ma-adjust, dili ninyo mapakusgan, dili ninyo mapahinayan. So, automatic siya na mag-set sa inyong atomizer na ginagamit kung unsa man ang inyong resistance sa inyong atomizer. So, ang iyang 510 pin is made of brass. Self-adjusting siya. So, kung unsa inyong gamit na atomizer is dili na ninyo kailangan siya na mag-adjust-adjust ninyo patas-an or pa-move-an ang iyahang 510 pin, positive pin. Kay automatic na siya na mag-adjust or spring-loaded siya sa sulod. Door panel. Ang iyang door panel is magnetic. So, muna yung iyahang pangsirado. Pwede nyo sa mabaliktad-baliktad, depende sa inyong gusto pagbutang. So, medyo okay po lang iyahang magnet, kusog-kusog po siya. So, pwede ninyo sa baliktaron kung gusto ninyo. Tapos, makita ninyo dari ang iyahang firing button. Made of, kani siya is made of ABS plastic. So, gaan lang kay siya. So, nothing special sa iyaha po. Simple lang siya na mode. Tapos sa baba niya is na siya USB port. Kung mag-charge mo, kung low bat na mo. Tapos ang nakagwapo ni saya is gwapo siya pang beginners or pang starter. Naapoy isa ka set ani, kit na siya, na siya atomizer. Ang tawag sa iyang atomizer is Lion. So kani ako ang gi-purchase is mod lang siya. So kung diya sa Philippines, murag na ako yung nakitaan na nagbaligya na ani, murag 1,000 or 1,000 yata ang baligya sa kit. So, kani ako is mod lang siya. So, nakuha na ako siya og mga 850 pesos. So, ang iyang mga design, kani siya is gray. Ang gray nila is inani, camouflage siya. Tapos na sila ay red, mao ni ang uban nga design sa Echo Box mod. So mao to siya ang inyong mga choices na mapilian sa mga design sa Echo Box mod. So diri sa iyang gilid is makitan pud nimo ang iyang engraving na V Storm or Vapor Storm. V Storm Vapor nakabutang. Tapos sa ilalom niya is na siya'y duha kabuk screw na special screw siya.
Tapos sa iya po rin features niya, ang kaling iyang pagbutang nimo sa battery is spring loaded po dang yang sa positive na part. So pagbutang ninyo ani is baliktad siya, nasa taas ang negative, sa baba ang positive. So katong gingon na po is spring loaded ang para sa yang positive. So gwapo po siya na feature sa EcoBox mode. So daghan pa siya og mga safety features. Kung mag-charge pud mo, automatic siya na mag-shut off. So wala po siya indication nga mo-green siya. Kung full charge na or kung low ba siya, red, wala. So pero safety siya pag mag-charge mo, kay automatic siya mag-shut off. So dili siya mag-overcharge. Mo na ang iyang isa ka feature, iyang protection niya. So sa atomizer pud niya, kung low resistance pud kayo, so ang pinaka minimum niya na resistance is 0.09. So other pabawa pa na, dili na siya mo detect ana. So dapat 0.09 pataas ang inyong build ani para pang safety lang pud. Kung mabaliktad pud ninyo og butang ang battery, dili pud siya mag-fire. So napistingan ako na siya ganina na nabaliktad na ako sa butang tingala ko na dili siya mo-fire. So safety features. So mo to akong review about sa EcoBox mode sa Vapor Storm. So storyahan na to ang pros and cons. So sa pro, gaan lang siya. Tapos guwapo ang iyahang quality sa mga magnet. Kusog po siya. Tapos dagan siya og mga safety features katong giingon ako. Tapos isa po dahil sa iyang safety features is heat control. So dili siya mag-overheat. Tapos siya sa kamot po. Tama-tama lang sukat. Tapos single bat. Spring loaded ang iyahang sa positive na connection. Pati sa iyahang 510 na pin. Magpang-connect sa atomizer. Self-adjusting po siya. Pro siya. Aside po sa tanggal-tanggalon ninyong battery, kung mag-charge, pwede na ninyo siya i-diritsog charge diri sa iyang USB port. So pro gyapon. Tapos protection na dili siya mag-overcharge. Pro. Ang sayahang door panel, pwede baliktad-baliktad ron. Okay ra, gwapo gyapon sa tanahon. Pro. So sa cons, ang maingon lang siguro ako sa cons is katong wala siya pang adjust kung kusgan ni mo siya or pababaan. Pero okay lang gyapon siya para sa kuha, kay at least automatic na siya na mag-detect siya, depende sa imong build, sa imong atomizer. Basta di lang siya mas baba pa sa 0.09, so ma-detect niya ang imong atomizer, which is good pud kay safety feature pud, kay murag baba na pud kayo na ang 0.09 na build. So good siya sa mga starters. So kung namoy plano mo kuha ni, kuha mo, kay gwapo siya na kuhan, gwapo ni siya na mood, gaan lang pud, ayos siya. Gwapo yung mga itsura, makapili mo sa mga line-line design. So ako kay hilig ko camouflage, muna akong gi-order camouflage na black, gray, white combination. Mauto siya ako ang review sa EcoBox mode. So sa mga Bisaya diya, ay mo kalimot subscribe mo o shoutout po diya. Katong nagpa-shoutout sa kuha si Rodriguez Christian. So shoutout natin ka. Bantay ka kung wala pa ka nag-subscribe sa kuwang kuwa na, i-check na ko na niya. Tapos kung naka-subscribe na mo sa kuwang channel, ayaw mo kalimot, i-click niyo itong bell na notification kaya para ma-notify mo kung nanapod ko yung bago na mga video na i-post. So sa mga Bisaya na wala pa nag-subscribe, subscribe na mo karon nasa baba. Tapos i-click ninyo akong lain na mga, napakoy lain na mga videos dere. I-click niyo na. Kita-kiss na po sa sunod na ako na video. Sa akong mga uban pa na mga review. Og it's time. So J-Kong time is out of